Patuloy po tayong tumayo. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay papanalin mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki
at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno, at araw ng ating debosyon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Katigasan ng ulo. Ganito, inilarawan ni Jesus ang mga Pariseyong nagtanong sa kanya kung naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Katigasan ng ulo. Nangatwiran pa kasi ang mga Pariseyo. Ang sabi nila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. May katwiran kasi pinahintulot ni Moises. Totoo naman po, totoo, pinahintulutan ni Moises. Pero ang katwiran ni Jesus, hindi ganyan nung simula. Hindi ganyan noong pasimula. Dahil ang sabi ni Jesus, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang babae at lalaki. Dagdag pa ni Jesus, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ito po ang kasulatan tungkol sa pag-aasawa. Malinaw. Baka naman mamaya, sisihin niyo pa rin kaming mga pare o ang simbahan. Sasabihin, bakit hindi pwede maghiwalay? Bakit hindi pwede ang divorce? Bakit sa ibang bansa? Pwede. Kayo talagang simbahan, ganyang kayo eh. Hindi po sa amin, ha? Hindi. Sa pasimula, narinig natin malinaw ang sinabi ni Jesus. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Eh bakit sa iba, pwede babae sa babae? Pwede lalaki sa lalaki? O kayo na naman, mga pare. Ay, teka muna, hindi na naman sa amin yun.
Sabi ni Jesus, sa pasimula pa, nilalang niya silang lalaki at babae. Malinaw. Malinaw. Pero pinapangatwiranan ng mga Pariseo, pinapangatwiranan ng iba. Kaya, sige, nangyayari. Bakit sa ibang bansa? Pwede. E di sige, nangyayari. Kaya nga ang tawag, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Ito po ang ibig sabihin ng katigasan ng ulo, ang pagsuway. Dahil hindi sinunod, dahil hindi pinakinggan, matigas ang ulo. Ano po ibig sabihin ng matigas ang ulo? Hello. Kasasabi lang eh, pagsuway. Ang taong sumusuway, matigas ang ulo. Naalala ko noon, bata pa kami, kapag matigas ang ulo namin, merong kaparusahang kapalit. Pag hindi kami umuwi sa tamang oras o sa oras na sinabi ng magulang, pagsasarahan ng pinto. Meron bang ganun sa inyo? No? Pinagsasaran kami? Ayaw kaming pagbuksan? No? Pag nagsasalita ng hindi maganda, pag nagmumura, nagsisinungaling, dahil ang turo sa amin, bawal magmura. Masama ang magmura. Huwag sasagot sa nakakatanda. Pero kapag hindi sinunod, sisilihan ang bibig. No? Ganun sa amin. No? Sino ba sa inyo yung ganun din? Sinong nasilihan ang bibig? No? Ganun para magtanda. Kasi pinagtatanda kami. Ganun din pag ayaw naming mag-aral, pag tinatamad, ang gagawin ng tatay ko, face the wall. No? Haharap kami sa pader ng ilang oras nang nakatayo. Yan. Pero habang tumatanda, habang tayo ay tumatanda, iba na ang kapalit ng pagiging matigas ang ulo. Hindi na parusa, kundi isang konsekwensa. At ito yung mas lalong masakit. No? Kapag ikaw ay nanloko, ah, hindi na lang kurot, hindi na lang palo, anong konsekwensa? Kawalan ng tiwala. O kaya, mas malala, hiwalayan. Yan. Yan ang napapala ng mga manloloko. Hinihiwalayan. O kaya, nawawalan na ng tiwala. Kapag hindi ka nag-aral, aba, hindi na palo, hindi na face the wall, ang konsekwensa, babagsak. O mas malala, masisira ang iyong pangarap. Masisira ang iyong kinabukasan. Sa mga medyo may edad, kapag kumain ang bawal at hindi sinunod ang doktor, anong konsekwensa? Aatakihin ng sakit. At mas malala, ospital ang kapalit. Hindi ba ganito? Kapag tayo'y tumatanda, iba na ang kapalit ng pagiging matigas ang ulo. Iba na ang nangyayari sa taong matigas ang ulo. May kapalit na masama. Literal naman po, ng ulo ng tao ay matigas. Katukin mo nga yung ulo mo. Sige, ako, natukong. Katukin yung ulo. Matigas po ba?
matigas. Totoo naman, literal, matigas, pero parang pwede rin yata ng talinhaga o figuratively, kapag ang tao tumatanda, tumitigas ang ulo. Sinabi ko po na tumatanda, hindi nagkakaedad. Kasi mayroong nagkaedad, pero walang kinatandaan. Meron naman, mukhang matanda, pero hindi nagtanda. Pero meron din namang bata, pero marunong magtanda at mayroong kinatandaan. Isa pa po ito sa ibig sabihin ng matigas ang ulo. Kapag hindi nagtanda o paulit-ulit na lang na nagkakamali. Matigas ang ulo kapag paulit-ulit na nagkakamali at hindi nagtatanda. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at mga may bahay para sa mga pangangailangan ng mga magulang at mga mag-anak, tayo'y humiling, tayo'y manalangin sa Diyos para sa kinabukasan ng ating pamilya at ng ating bansa. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating simbahan, naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisiran ito. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta at pangunawa mula sa mga komunidad na kanilang kinabibilangan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa mga pamilya, naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ehemplo ni na Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan, naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan na walang hanggan, tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, ganun din ang kinabukasan ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming mga mag-anak. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong paglikha. Ang pag-ibig namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananatili sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo.
Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Buong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, galugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sampot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga
may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, lalo na ang ibang bansa, kung saan mayroong gera, ang ating sariling bansa, pagdasal din po natin. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Maestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.